Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw ho sa inyong lahat, mga minamahal ko, mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador. At syempre po sa ating papapatuloy, mga minamahal ko, mga kababayan, binabati muna po natin yung ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi pong nakasubaybay, tumututok po dito sa ating programa, no? At maging sa ating mga kababayan po sa abroad na lagi pong nakasubaybay, tumututok. At syempre, sa ating pong mga bagong mga subscribers. Ha? Sana'y lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa. At sana hoy, lagi namin kayong makakasama sa bawat pakikidigma ho ng inyong lingkod Epifanio Labrador laban po sa mga tiwaling mga opisyal ng ating gobyerno. Maraming salamat po. At syempre, bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutan na mag-like at syempre mag-share na din sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, sa mga malapit po sa inyong puso. Nang sa ganun po ay kumalat po ang channel natin sa mga kababayan ho nating naghahanap po ng tunay na katotohanan na kanilang matutuklasan sa pamamagitan ho ng ating programa. At syempre, huwag po kayong mag-i-skip ng ads. Napaka-importante po yan, mga minamahal ko, mga kababayan. At syempre, bago ang lahat, sa araw pong ito ay makakasama pa rin ho natin ito pong ating kapatid na si Piloso alias sa Pilipinyano o si Ginoong Piloso alias Ginoong Pilipinyano. Ngayong araw, hindi ho natin na makakasama itong si Wang Bu alias sa Pentalin. Dahil ho sa, ewan ko, ay si ano na ho sigurong magsasabi sa inyo, si Pilaso, no? Kung bakit hindi ho, wala ho ngayon itong si Wang Bu. Kasi sila po ang nag-uusap tungkol ho sa kanilang mga debate. So, bumati ka muna, Ginoong Piloso. Bumati ka muna, kapatid. Magandang araw ho sa inyong lahat. At siyempre, pinasasalamatan ko ho yung ating mga kababayan. Alam niyo naman ho, dapat ho kasi ngayon may debate ho kami ni Wang Bao. Yung problema ho ni Lagnat. Nilagnat ho kasi, hindi ko naman ho kakalain na sa aming debate kahapon ay lalagnatin yung lokaw. Kaya ho ako muna ang makakasama nyo ngayon. Kaya, ganun pa man, sana'y magpagaling ka, Wang Bao. Ay marami pa tayong pag-uusapan. Yun lang ho, KIP. Okay, mga kababayan. Yun po. Kaya pala hindi naka-aten, nilagnat. Grabe, unang round pa lang nilagnat na si Wang Bu. Bakit daw nga pala nilagnat dahil nga pala sa debate. So, ngayong araw na ito dahil nga hindi natin makakasama si Wang Bu, siguro ay makakasama muna natin si Piloso sa ating mga tatalakayin ngayon, ha. Okay lang ba sa iyo, Ginoong Piloso, na ikaw ay makasama namin ngayong araw sa ating pag-uusapan? Ay, wala akong problema. Basta kayo ay, ako'y laging handa. Nasa inyo ho yung KIP. Okay, kapatid, maraming salamat. At least, bukal sa loob mo yung pakikisama dito sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Okay, sa araw po ito, mga minamahal ko, mga kababayan, ipag-uusapan ho natin. Total, nandito ka na lang din na Ginoong Piloso. Ano ba ang tingin mo kay Robin Padilla?
na ngayon ay senator na. Ay nako, kung ako po ang tatanungin ninyo, ay siya, isa lang ang masasabi ko. Tama ho ang sinabi ninyo. Yan po talagang taong yan ay talagang masasabi nating tanga. Oho, itama ho ang sinabi mo. Kung hindi tama yun, ako'y magre-react. Kaya lang ho, ay tama talaga. Kaya, ang asasabi ko lang, sayang ho ang pinaposweldo ng taong bayan sa lokong yan. Biro mo ay sahod na sahod, wala namang nagagawa. Oh, sayang lang. Buti pa yung sinapasahod sa kanya, ay binigay na lang sana sa mga mahihirap. Oho, abay, napapakasasalaang yan sa pera ng taong bayan. Sayang ho. Kaya, kung ako sa ating mga kababayan, huwag na ho kayong magpapaloko pa. Nako, sayang ho. Ibigay ho natin ang tamang pasweldo sa mga taong tunay naglilingkod ho sa Diyos, maging sa ating WhatsApp. Yan po ang dapat. Kung sa bagay, mga minamahal ko mga kababayan, may punto ho si Ginoong Piloso. So, para din sa akin mga kababayan, bakit nga naman tayo magpapasweldo ng isang taong inutil? Ba't nga naman tayo magpapasweldo ng mga politikong ang iniisip lang yung kanilang sarili, 'di ba? So, dapat ho kung tayo po ay magpapasweldo doon na sa mga taong karapat dapat naman ho. Kaya tama ho yung sinasabi ho nitong ating kapatid na si Ginoong Piloso. Ngayon, Ginoong Piloso, ano naman ho ang masasabi mo? Nakita mo naman yung ginawa ni Subiri. So, anong masasabi mo doon sa ginawa ni Subiri? Kung ako ang tatanungin, halata akong traidor ho ang taong yan. At kung ako lang ang susunod, gusto ko ho, matanggal na ho yan sa kanyang tungkol line. Dahil nagsasayang lang din ho tayo na pasweldo sa hayop na yaon. Kakampi naman pala ng mga rapes. Kung ganun na kakampi pala siya ng mga rapes, huwag na siyang mag-senator. Ah? Maging ano na lang siya. Maging membro na lang siya ni Kibuloy. Total din lang kinakampihan niya ang hayop. Rapes, demonyo, at walang galang sa gobyerno. Lalo lang pinapalaki ni Subiri yung ulo ni Ray. Kaya sigurado ako hanggat yung si Wato, hanggat yung si Bongo, hanggat yung si Subiri ang nandiyan sa Senado, away maraming mga taong aabusaw kasi sila ang mga protector nito. Kaya kung ako lang masusunod ka, ayoko nang nandiyan yan. Yan lang ako aking masasabi. May punto nga naman. Kaya lang, nanalo sila eh. Yan, tanong ho dyan, mga minamahal kong mga kababayan, totoo nga bang nanalo sila? Yan po ang ano dyan eh. Yan ang tanong, totoo nga bang nanalo sila? Lalong-lalo na to si Robin Tanga. Diba? So, mga kababayan, sa totoo lang, duda ako eh. Posibleng, paano nang nanalo tong isang Tolonges na ito? Diba? Ano ba ang tingin mo dyan na Ginoong Piloso? Kung akong tatanungin, parang mas malapit-lapit to sa katotohanan na malamang nasama to doon sa Smart Magic. Sigurado ho yan. Sigurado ho yan na nasama siya sa Smart Magic. Alam naman ng lahat na walang laman ng utak niyan. Paano man nanalo yan? Pero ganun pa man, mga kababayan, sana ho, sa susunod, huwag na natin iboto yan, sakit lang sa ulo eh. Biro mo, ibis na ang kampihan niya yung mga naaapi, pinapakita pa niya roon ang kinakampihan niya, yun ang aapi. Wala ho yung iniwan
doon sa nangyari ho sa West Philippines Sea. Imbes na kumpihan niya yung mga Philippine Coast Guard na inaabusaw, binobomba, abay kitang-kita niya ho, abay kinakumpihan pa yung mga tarantadong mga Chino na yan. Hindi ko nga ho alam kung nasaan ba talaga ang utak niyan. Sa tingin mo ba, nasaan ba talaga utak niyan? Sa tingin ko ho, nasa talampakan. Kung talagang nasa ulaw yung utak niyan, di sana nasa katinuan niyan at alam niyang ginagawa niya. Parang wala sa sarili Pareho pala tayo. At pareho din na sa mga kababayan natin, pare-pareho yung ating tingin dito kay Robin Padilla. Alam niyo mga kababayan, ay sino naman ho talaga Hindi ho matutuwa dito kay Robin Padilla. Di ba? Biro, mantakin ninyo. Yung dapat na paglaban niya yung mga ni-rape, dapat na ipaglaban niya yung mga taong inabuso, yung mga nagsasabi ng totoo. Abay, pag nagsalita si Robin Padilla doon, kulang na lang sabihin niya doon sa mga nagtitestimonya, mga sinungaling kayo, hindi totoo yan. Kulang na lang ipakita niya doon ng lantara na mas kinakampihan pa niya yung isang taong mayaman, ma-impluensya, na ugod ng sama. Yan po ang problema sa atin dito, mga minamahal kong mga kababayan. Kapag mapera, yung nagkakasala, kinakampihan itong mga mukhang pera katulad doon ni Robin Padilla. Kasi alam ni Robin Padilla ang yaman ni Kibuloy. Alam ni Robin Padilla ang kayang ibigay ni Kibuloy sa kanya. Alam ni Robin Padilla ang pwede niyang matanggap na regalo kay Kibuloy. Alam din niya kung paano niya mapapakinabangan yung mga membro ni Kibuloy. Ha? Sa tingin mo ba, Ginoong Piloso, tama ako dun sa sinabi ko? Sa tingin ko ho, 100% ho, totoo ho. Alam ho kasi, nitong ni Digong Nyaw at saka ni Robin, papakinabangan nila itong si Kibulok. Kaya ganun ang kanilang ginagawa. At siguro, kaya ganoon, membro nila sa sa triad. Kaya mga minamahal ko, ito lang doon ang sinasabi mo ka, sa akin lang, huwag ko sanang sasamaan loob ng mga, natin dyan, na ating mga kababayan. Kung ako ho ang susunod, talagang, pa ako kay Pangulo, itanggalin akong lahat ng mga senator. Puro mga inutil Ang laki ho ng binabudget sa kanila, pero wala naman nagagawa. Totoo yung sinabi mo kay Hepey. Kaya ho gayon yung mga siraulong niyan. Dahil alaw nila na mapapaginabangan nila si Kibulok. Ang dami daw membro Oo, nasabi nga. At saka alam ng lahat yun. Alam ng lahat na maraming membro talaga si Kibuloy. At saka, siyempre malaking puntos din yan, malaking bagay din para sa mga politikong katulad ni Robin Padilla na nagsisimula pa lang sa pagiging politiko. Siguro nakita niya, siguro na-advise din siya ni Lila Bato, Lila Bongo at ng iba pa. Dapat kampihan natin kung gusto mong magtagal sa pagiging senator, kung gusto mong magtagal sa pagiging politiko, dapat kakampi ka doon sa mga ma-impluensyang tao na kayang magbayad ng mga tao, kayang magbayad ng mga prinsipyo. Alam naman ho natin sa panahon ngayon, kahit siraulo ka, gago ka, demonyo ka, mamamatay tao kang politiko, tuwing eleksyon, nananalo ho yan. Alam nyo kung bakit? Dahil ho sa kanilang pera. Dahil napakarami po kasi mga Pilipino na nabibili ho yung kanilang mga boto. Wala na po silang pakialam kung si Raulo, gago, o mapang-abuso yung taong binoboto nila. Basta ang importante, may pera ho sila. Tama ba ang sinasabi ko, Ginoong Pilipinyano? Sa tingin ko ho, totoo ho, kahit nga ako dito, muntakin ninyo, may kapitbahay ako din yung kapitan, sakit ko sa ulo,
Abay siyang kapitan. Laging nagwawala, lasing, babaero. Abay lahat na yata, nasa kanya na. Eh, bakit hanggang ngayon kapitan pa rin? Eh, kasi ho, sa election, ay andaw ho kasing pera. Eh, malamang, ganun din ho ang ginagawa ng mga malalaking politiko. Eh, kahit na ho sila yung masama, nananalo pa rin. Kasi, eh, may pera nga. Kaya, tingnan mo lalaang si Tevez. Eh, mantakin nung, alam na lang mga taga Negros na mamamatay tao yan. Abay nananalo pa rin. Eh, siyempre, maliban na may STL, may online sabong, eh, talagang mapera yan. Kaya, totoo ang sinasabi mo, Kaipe. Yun na nga ang sinasabi ko dito, mga kababayan. Na dahil nga sa mapera ang mga politiko, talaga, sabi ko nga, ito po yung sistema sa ating bansa. Ito po yung realidad at totoong nangyayari ho. Maraming mga politiko dyan na kahit hindi naman karapat-dapat, nagiging politiko. Alam nating lahat yan. Kayo, tayong lahat, alam natin na napakaraming mga politiko o nasa mga posisyon ngayon na kahit hindi karapat-dapat pero nasa posisyon. Kasi gamit ho yung kanilang pera. Kagaya na lang ho ni Duterte. Kahit ho lantaran na yung kanyang pagiging membro ng MPA, kahit may video na nagpapakita na siya ay kasama ng kilusang NPA. Pero may nagmimisto lang mga ano eh. Bulag, pipibingi ang ating mga mamamayan. Ang ating hukuman. Ang AFP. Dapat nga matagal na nilang hinuli yan si ano kasi may video na tayo pinalabas dito eh. Mabuhay ang NPA. Anong ginagawa ng AFP? Anong ginagawa ng PNP? Anong ginagawa ng hukuman? Dapat habulin siya doon eh. Dapat papanagutin siya doon. Teka, niloloko mo ang taong bayan. Ano to? Bakit ka sumisigaw ng mabuhay ang NPA? Anong ibig sabihin nito? Tapos may pahalik-halik ka pa sa ano, sa watawat. 'Di ba? O anong masasabi mo diyan, Ginoong Pilipinyano? Eh totoo ho. Eh nakita ko nga ho doon sa iyong video. Abay nagsisigaw ang buang eh. Eh, bimantakin mo. Pag nagsalita, kala mo talagang mahal niya ang bansa. Eh, yun pala, eh, komunista. Kaya pala malapit ka sa mga Chino. Eh, komunista pala, ire. Kaya mga kababayan, eh, sana ho, eh, maging ano naman kayo, maging totoo. Eh, ang nangyayari, maraming bulag, maraming pipi, lalong-lalo na kapag yung taong masamang yan, ay napapakinabangan nila. Yan ho ang totoo. Yan ho ang totoo. Kaya, huwag na ho tayong maglokohan na pa. Eh, alam naman ho natin kung sino siya. Pero hanggang ngayon ho, ay tignan mo, ay balita ko ho, eh, pupunta daw dun sa Cebu. At, yun nga, ay gagawa na naman daw sila ng ano daw, ang tinatawag nilang rally. Eh, sa tingin ko ho, hindi ho rally yung mangyayari doon. Malamang, mamumuliti ka na naman ho yan. Malamang, totoo ho yan. Kasi, alam nyo, yung ginawa nilang prayer rally doon, hindi naman prayer rally. Kaya nga, nagsalita na ho yung mga mayor doon sa Cebu na nagsabi, kung yan ay prayer talaga, aatin sila. Pero kung yan ay pambabatikos lang, kung yan ay pamumuliti ka lang, hindi sila dadalo. Kasi alam ho nila ang utak nitong mag-aama. Magaling ho mag-drama to, artista ho to. Eh, totoo ho. Ay, ako nga yung nakakita ng ano yan, ay napakagaling drama. Abay pang Plamas Award ho. Oo, totoo ho yan. Ako ho hindi nagagawa ng istorya. Eh, talaga ho nga, ay, nako, kung sa kadramahan ho, ay talagang mga artista ho yung mga yan. Eh, wala tayong magagawa, mga minamahal ko mga kababayan. Talagang ganun. Mga artista sila eh. Diba? O, eh, kaya pag ikaw pala ay politiko, kailangan artista ka. Kaya pala itong si Robin Padilla, nanalo. Kasi artista.
Kaya pala itong si Jinggoy nanalo kasi artista. Si Bong Revilla kaya nanalo artista. Pero para naman ho sa akin, marami naman naging senator. Meron naman tayo naging senator, artista, na hindi naman ho si Raulo pasaway sa ating bansa, katulad ho ni Lito Lapid. Diba? Marami naman ho naglingkod na mga artista na hindi naman ho pasaway. Lalong-lalo na ho ni ano, ni... Sino yun? Naging mayor ng ano, ng Maynila. Si Isko. Diba? Kaya lang, hindi pinala. Diba't naman kasi presidente pa agad yung tinakbuhan? Diba? O, masyadong naghangad ng malaki. Ayan, dapat nag-ano muna siya, nag-senator, diba? O kaya nag-congressman. Eh, wala. Mayor ka, bigla kang tatakbo ng presidente. Ako sana nag-isip muna si Isko. Eh, parang nagmadali kasi. Diba? So, mga kababayan ko, eh, kung ako pong tatanungin, sana ho eh, sa susunod ho ng darating na election, lalong-lalo ho ngayon, 2025 ba? Election na naman, di ba? Eh sana ho mag-isip-isip na tayo. Piliin na ho natin yung tama mga politiko, yung mababait na politiko, totoong makabansa. Sila po yung dapat nating iboto. At dito ho sa ating... programa, ilalabas ho natin dito yung mga politiko na dapat ho nating suportahan. Ha, ilalabas ho natin yan dito. Okay, bago tayo magpaalam, Ginoong Pilipinyano, magpaalam ka na. Eh, total wala naman ho dito si Pentaline o si Wongbow. Eh, masasabi ko lang ho, eh sana ho, eh magpagaling na siya, abay nilagnat eh. Eh, ganun pa man, ako'y nagdarasal, sana'y kunin ka na ni Lord. Yun lang ho, KFP. Okay, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.